Hello guys, welcome to Rowy World. Oo, nandito naman tayo ngayon guys kasi ipagpapatuloy natin yung mga spare parts natin brand new para ipakita sa inyo guys at maging pamilya tayo guys sa mga spare parts na yan. So dyan na muna kayo guys, magbabalik ang Rowy World. Guys, so nandito tayo ngayon para ipakita sa inyo guys ang overhauling gasket guys ng sasakyan nating Porter and Grace. Yan. Pares lang ito guys sa L300. So nakikita natin dito yung cylinder head gasket. Ito guys yung kanyang cylinder head gasket na gawa sa guys. Kasi meron itong iba't ibang klase guys ang gawa ng ganito. Ito carbon type ito guys na nakikita natin dito. So yan guys ang tawag dito ay cylinder head gasket. So isang set ito guys na nandito sa loob. Kagaya nito at saka ito guys. Meron din siyang kasama ito yung para sa intake manifold. At saka yun doon din ito sa yung sa palabas na guys, itong may metal na to, papunta na ito doon sa tambucho. Oo, manifold din ito ang tawag dito guys. Oo, intake, saka outer. Ito intake, carbon type ito na intake. So ito guys ang manifold. And then meron tayong isang set guys ng para sa oil pump niya. Gasket ng oil pump at saka lahat guys sa mga gasket doon na mga maliliit kasama na din guys dito sa isang balot na ito para mabuo ang sasakyan natin pati yung mga o-ring makikita na natin dito. Ito yung maliit na yan. Yan yung mga o-ring. And then meron tayo dito ito yung kanyang valve seal. Yan guys, ito yung isang set ng valve seal. Ayan ang mga sukat niya ganyan. Oo, eksakto lang ito guys doon sa pang L3 natin na makina. And then ito guys yung mga yan, kompleto na ito guys pati ito na mga oil seal guys ng camshaft natin at saka yung doon sa ayan. So isang set na rin yan guys. Ayan, makikita natin. Pati ito guys. Ayan. Yung doon guys sa ito naman doon sa cylinder head sa may sa gitna guys. Ito na guys ang makikita natin. Ayan, yung mga panlagay din guys doon. And then of course, ito guys yung isang set pa guys ng para sa water pump. At saka ito. Kompleto na ito guys, pati yan ng mga maliliit. Nandito na guys sa loob, pati mga o-ring niya. So talagang kung mag-overhaul kayo, ay dito na, hindi na kayo magbibili ng mga isa-isa pa, isa-isa na mga ganito. Yung mga panlagay natin guys doon sa mga ibang spare parts. Nandyan na rin yan guys, kompletong-kompleto na guys to. At saka yan, ito guys yung sa crankshaft. Oil seal, itong malaki. And then ito guys yung doon sa crankshaft sa may sa dulo naman guys doon sa may nilalagyan ng crankshaft gear. Okay? So ayan. Pati ito na guys na na crankcase. Ito yung pang crankcase sa doon sa lalagyan ng langis sa ilalim. Ito na guys yung kanyang pang-seal din doon guys sa ilalim para hindi rin guys magkaroon ng singaw. Ayan, so kompleto guys pati ito, panlagay na ito guys doon din sa may ano na rin ito guys doon sa loob na rin guys ng sa loob ng kanyang manifold.
So ito na yan, no? So kompleto na tayo, guys. Naku, makakabuo na tayo ng sasakyan at makakapag ano na, ibababa natin yung sasakyan, di ba? Ayan yung mga o-ring natin. Kumpletong-kumpleto, guys. Miss Mia Marimar. Ayan, guys, so pati ito na mga bilog-bilog na ano yun doon, guys, sa ibabaw, guys, ng cylinder head natin, yun sa cover. Ito, guys, yung goma na ilalagay doon bago yung tornilyo. Yan, so kompleto-kompleto na yan, guys, ha, ang overhauling natin. So isa lang, guys, ang sasabihin nyo pag bibili kayo ng overhauling, kung ano ang sasakyan, overhauling ng L300 or overhauling ng Porter, ng Starrett. So kung ano, guys, ang sasakyan nyo. So yan, guys, ang makikita natin sa loob. Kaya kailangan kompleto ito, guys. Yan. So para pag nag-overhaul tayo, wala nang pabalik-balik, guys. So ayan, so kompleto, guys. So ayan, isang set ito, guys. Ang tawag dito, overhauling gasket. So yan, guys, ang overhauling gasket ng pang L3 natin. Alright? Ayan, so dito tayo, guys, sa tinatawag na backdoor lock ng ating mga sasakyan. So kasama dito, guys, yung itong ano niya ito, guys, may sensor na pagka binuksan ay makikita natin, guys, sa dashboard natin na nakabukas ang likod ng sasakyan natin. So ito, guys, yung nagko-connect, guys, doon sa dashboard sa harapan. So ito naman, guys, yung pinaka-lock niya, guys. Lock ito, guys, ang kabuuan ng lock, guys, ng pinto. And then meron tayo itong mahaba na ito, guys, na nakikita natin ay para doon naman ito, guys, sa bukasan na pag hinatak ng ganoon, guys, ay magbubukas, guys, itong biyak niya. So ayan na, guys, kumpleto na yan, guys. Oo, kasama na doon, guys, sa kanyang handle itong mahabang stick na ito para pagka binukas natin ang handle ay parang hatakin niya yan, guys, para bumukas din to. And then makikita natin yung sensor doon sa kanyang dashboard na naka-open, guys, yung likod ng sasakyan natin. So ito, guys, yung backdoor lock natin ng sasakyan. Ayan, guys, diba? Oh. Ayan siya, guys, ang likod niyan. Wow. Ayan, alright, guys. So ipapakita ko sa inyo ngayon ay tungkol dito sa IC regulator naman to, guys. Mostly kasi, guys, pagka ganitong mga IC regulator ay medyo mababa lang, guys, ang ano. Hindi ito, guys, na maabot ng 110 pag mga ganito lang. So mababa lang itong ano, guys, hanggang 75 ampere, 45 to 75 ampere, guys. Yung mga ganito na yan, guys, ang mga IC nila ng pang alternator natin. So medyo maliit lang, guys, ang pangkarga nito. Mga kagaya nito, guys, ay mga pangkotse, gano'n yan. Oo, so pag ayan, so makikita natin dito, guys, ito yung kabitan niya sa kanyang kuryente. And then dito, guys, yung socket niya, guys, ganitong klase, letter T ang socket niya, guys, letter T. Ayan, so ayan, ito, guys, ang itsura niya. So ito, guys, yung nakakabit doon sa alternator natin para, guys, magbigay ng kanyang boltahe, guys, sa mga sasakyan. Okay, so IC regulator ang tawag dito, guys. Okay, yan. So ayan, guys, ang ating mga spare parts na sana nagustuhan ninyo at natutunan natin, guys. At of course, maraming salamat, guys, sa lahat ng mga nanood ng aking vlog sa ngayon tungkol dito sa mga spare parts. So thank you so much, guys.
At we see you again guys sa susunod kong vlog ng mga spare parts. So, bye guys!